Okay, good day mga viewers. Bali sa video na ito, ayan, magre-review ulit tayo ng panibagong unit. Sa video na ito ay magre-review tayo ng isang AEG rifle na gawa ng Golden Eagle. So, isa-isayin ko muna yung mga kasama dito sa unit ha. So, syempre, mayroon siyang manual. Then, ito yung kanyang magazine. Mayroon siyang preden na BBs. Ito yung kanyang charger. Kasi ito ay electric na rifle. So, mayroon siyang battery. So, ito yung kanyang charger na ayan, 220 volts. Tapos, yung battery niya is, ayan, kinabit ko na dito sa loob. Ayan siya, oh. So, maganda yung kabitan ng battery niya dito, nasa loob lang. So, tagong-tago siya. Tapos, mayroon siya ditong, ayan, mayroon siyang cleaning rod. So, isa-isa natin yung specs ng unit na ito. So, dito muna tayo sa kanyang rear sight. So, ang rear sight niya is adjustable, ayan. Pwede nyo siyang i-adjust left and right. Depende kung saan nyo siya may isa-zero. So, yung kanya namang front sight, ayan, adjustable din. Tapos, ito yung kanyang dust cover. Ito yung charging handle. So, kailangan pagka ikakasan nyo siya, kailangan mahilan nyo itong lock. Ayan. Ayan. Dumabubuksan yung dust cover. So, dito sa loob, ayan, makikita nyo yung hop-up adjuster. So, ito yung i-adjust nyo para mabago yung hop-up. So, magagamit nyo yan, depende sa BBs na gagamitin nyo. Okay, ito naman yung kanyang buttstock. Tapos, ito yung adjuster nyan para kung gusto nyo ma-retract. Kung gusto nyo humaba itong buttstock, ayan, dito lang siya i-adjust ito, itong pihitan na ito. Pagka pinihit nyan, ayan, hahaba na siya ng ganyan. Okay, so, ito na. So, tulad niya sinabi ko, ito yung kanyang receiver na plastic. Tapos, ito naman yung kanyang handguard. So, yung handguard niya is made from plastic din. So, ito yung nagsisilbing battery cover na rin. So, yan, tatanggalin nyo lang yan, tapos dyan yung lalagay yung battery. So, dito naman, nandito yung kabitan ng sling. Ayan. So, magkabilaan niya, meron siya kabitan ng sling. So, ito naman yung kanyang mag-catch. So, ito ipipito din nyo, syempre, para matanggal yung magazine. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Ayan, meron tayong selector. Ito yung safety, semi, saka yung puloto. Okay, doon naman sa kanyang magazine nga pala is, ayan, meron siyang metal na magazine na 300 rounds capacity. So, ayan guys, 300 rounds yung ganitong magazine niya. So, ang paggamit ito is, ayan, dito yung siya lalagyan ng bala. Ayan. Lagay nyo, punuin nyo. Tapos, ito. Kailangan kamutin nyo itong roller na to. So, ito kasi yung magpupondo ng bala dito para umangat. Ayan o. Para umangat dyan. So, kada ano nyo, pagka naubusan na kayo ng bala, ayan, kamutin nyo lang to para mag-load uli. Yun. So, matagal maubos kasi 300 rounds eh. Okay. So, kung mahilig kayo sa M16 na variant, eh, tingin ko, the best ito dahil unang-una compact, ang liit lang niya. Ngayon. Tapos hanggang pa. Subukan natin yung ating FPS gamit yung 0.20 gram BBs. Okay? So, okay. Ito na yung ating chrono. Testing. Firing. Nag-average siya ng 300.
So ito guys, so nag-average siya ng 380 FPS. Okay, subukan naman natin siya i-full auto. Okay, firing! Okay, so yung ganitong unit is available sa Tasra Hobby Shop. Ayan. Tapos ilalagay ko na lang sa baba yung ibang details ng unit na ito. Tapos bukod doon sa pagbebenta, is kakaroon din ito ng raffle. Yes guys, isa ito sa mga pwede mong mapanalunan sa raffle. So mag-inquire ka lang doon sa page dito sa ating Tasra Hobby Shop para sa ibang detalye ng raffle or doon sa unit mismo or sa mga iba pang unit na available sa Tasra Hobby Shop. So ang Tasra Hobby Shop ay nakalocate sa Tansa, Cavite. So, malapit lang ito sa SM Tansa, Cavite.